Hi guys! So for today's video, mapag-usapan natin about sa kung ilang days, months ako nag-antay para magkaroon ng employer. So, please guys, subscribe my YouTube channel. So, bago pa lang ako. So, salamat may manood nito. And then, i-share ko sa inyo kung ano yung journey ng aking pag-a-apply as domestic helper sa Hong Kong. So, ayun na nga guys. Last March, nag-apply ako sa aking agency dito sa Manila. And then, matagal ako nag-antay guys. Matagal na matagal. Kasi ako nga pala ay isang first timer and I'm a single, walang bata. Tapos ako ay first timer. So mahirap talaga ang I told you guys na mahirap talaga ang first timer magka-employer. So lucky na lang sa atin mga first timing kung magka-employer tayo agad ng madali lang. So very lucky to us. Swerte lang talaga natin. So, ayun nga guys. Ang tagal kong nag-intay ng employer. Umuwi muna ako ng probinsya para maghintay doon kung kailan ako magka-employer. So, ayun guys. Mga ilang months din ako doon sa probinsya kasi hindi ko naman talaga in-expect kasi first timer nga ako na magkaroon ako ng employer. So, ngayon, nandito na ako. Kakatapos ko lang ng final medical ko. Nandito na ako sa Manila, guys. Kakatapos ko lang ng final medical ko. Nang test ako, domestic work in situ. Kasi wala akong domestic work in situ. So, sa mga first timer, wala talaga yan. So, sa mga ex-suburb, meron yan. Hindi na kailangan nila mag-test. And then, yun yung muna natapos ko guys. Pagka tapos mo ng pagka may employer ka na, yun yung mga dapat mong gawin na agad para for the process na yung mga ano sunod-sunod na agad. So ngayon naghihintay na lang na din ako sa susunod na process kung either magme-message ba sa akin yung agency kung may verified contract na ako or may visa na ako or kailan ako magpipidos and kailan ako mag-uwa. Yun na lang yung hinihintay ko guys. So I hope na samahan niyo ako guys sa aking journey. I hope na nakatuto kayo sa akin and i-explain ko naman sa inyo guys kung paano and kung ano yung mga requirements, mga kailangan dapat gawin bago nga talaga makapunta doon sa Hong Kong and maging OFW. So guys, yun lang. Sana ay subaybayan niyo ako sa aking vlog. This is my first time pag-vlog about sa aking journey. So sana manatili kayo guys na nakasubaybay. So ayun lang guys. See you in my next vlog. Thank you.